So, ayun guys, usapang passive income. Ano bang ibig sabihin ito ang ating passive income, guys? Ito, ang sabi nila, kahit daw natutulog ka, ay kumikita yung pera mo. Ito yung ibig sabihin ng passive income. So, paano ba tayo makakakuha ng passive income? Isa tayong sari-sari store owner. So, ito, ang sari-sari store guys, ay active income ito. So, i-convert natin sa passive income. Itong passive income, guys, ay ito yung mga sikreto ng mga mayayaman, ang mga businessman. Kaya kung bakit sila mayaman na sila, ay lalo pang yung mayaman. Kasi, ang kanilang profit sa kanilang business ay kino-convert nila sa passive income. So, napakaganda po yung usapin natin ngayon, guys, kasi alam ko maraming hindi nakakaalam itong passive income kasi ang alam lang nila ay maghanap ng pera, pero ang hindi naman nila alam kung paano nila papalaguin yung pera, paano nila yung i-invest, kung saan ang tamang investment para doon sa passive income, guys. So ito kasi, guys, ang passive income at saka active income ay magkaiba po yun. Yung ating active income, ito katulad itong sari-sari store, kung hindi tayo magbubukas ay wala po tayong kikitain, wala po tayong profit. Samantala itong passive income, ito po yung investment na kahit natutulog ka daw o kahit wala kang trabaho, ay kumikita yung pera mo doon sa pinang-investan mo. Ayun yung tawag nila doon sa passive income. Ano ba yung mga halimbawa ng mga passive income, guys? Ito, katulad itong business. Marami ka ng business, gumamit ka ng isang tao na magmamanage yun sa business mo. Ikaw ay kahit nakaupo lang sa bahay mo, may nagtatrabaho para sa'yo. So, ayun, parang leverage ang tawag doon, guys. So, tama ba yung pagkaka-pronounce ko? So, ganun ang isa pang passive income, ay yung may business ka na may mga tauhan ka doon na sila yun nagpapatakbo, pero ikaw nandito lang nakaupo, nagbabakasyon, pero kumikita yung pera mo. Ayun yung isang sa passive income, guys. Pero itong isi-share ko sa inyo, ito yung aking karanasan na passive income. Ngayon, guys, i-share ko sa inyo, ito ay based sa aking experience nung nasa ibang bansa pa lang ako, alam ko na ito at ito ay sinimulan ko na noon pa. So, guys, dahil tayo ay matagal na dito sa ating pagsasari-sari store, magwa 1 year at magto 2 years na tayo, alam ba na natin kung saan natin i-invest yung ating profit at saka kung paano natin palalakiin, kasi alam naman natin na yung sa lugar natin ay alam natin yung capacity ng ating mga customer, kung papalugin pa natin o magdadagdag pa tayo, mag-expand pa tayo, ay alam natin yung capacity sa lugar natin. So ito, i-share ko sa inyo, guys, yung aking kaalaman tungkol dito sa ating passive income, kasi ito, guys, ay ginagawa ko na ng matagal na taon. So ito, i-discuss natin ang isa sa mga passive income ko na yung profit ko dito sa sari-sari store ay kino-convert ko dito sa passive income. So ito, ang number one ko, guys, ay nag-start na ako matagal na. Ito yung MP2, yung sa pag-ibig, guys. Malaki po ang ating kikitain dito sa MP2, yung tinatawag na dividend. Ito yung dividend na kikitain niya yung ating pera. Halimbawa, nagkulog tayo every January, ay mas malaki po yung kikitain ng ating pera pagka halimbawa 5 years po kasi yon, guys, yung kanyang kontrata, yung MP2. Halimbawa 5 years tayo naghuhulog ng every January, ay mas maganda po yung ganun, mas malaki po ang kikitain ng ating investment dun sa MP2. Yun yung tinatawag nilang dividend, guys. So ayun yung ating ininvest na pera doon, ay kahit tayo ay hindi natin babantayan, ay kusang lumalaki yung ating pera doon, guys. So halimbawa, ito ang profit nitong sari-sari store natin, ay nakapag-profit tayo ng 150,000 sa isang taon, ay i-invest natin doon sa MP2, pag-ibig, guys. So ayun yun yung tinatawag natin na passive income, kinonvert natin sa passive income. So isa pa, guys, ng ating ang aking i-share sa inyo, ito yung tinatawag na medyo complicated to, kailangan aralin mo ito. Ito yung stock market, guys. So matagal na panahon na ako nag-start ng stock market at sakang inaral ko din ito at nag-enroll din ako sa mga course sa stock market, guys, kung paano magbasa ng mga candlestick, yung sa graph at saka dun sa analysis ng stock market, guys. So paano ba tayo mag-invest sa stock market? Ito yung stock market, guys. Pwede tayo halimbawa yung sa Jollibee, SM, Ayala,
pwede tayong bumili ng share sa kanila. Halimbawa, binili natin ngayon, mas mura pa yung value ng share ngayon. After 5 years, 10 years, ay matataas na yung value ng kanyang share. So, yun yung ibig sabihin niyan sa stock market. Kaso lang nga lang, guys, pag tayo mag-invest dito, ay long term po talaga ang usapan dito. Kasi katulad yung MPTO, ay 5 years po talaga ang ano niyan. At saka dun sa stock market, kailangan aralin mo ito. Hindi po ito day trading na tinatawag, kung hindi tayo ay investor. So, ibig sabihin ng investor, mga 10 years, 20 years, ganun po ang ibig sabihin nun. So, kaya, ayun, kung may capital ka, kailangan yung profit mo. Kung hindi mo alam kung paano mo dadalhin yung pera mo, may pera ka, may capital ka, pero wala kang mapag-iimbesan nga di mo alam. So, ito, may isa-suggest ko sa inyo, guys. I-share ko lang yung aking experience, yung dalawang pinag-iimbesan ko, yung MPTO at saka stock market. So, ayun guys, paano ba tayo sasali sa stock market? So, ito, kailangan mo ang broker. Ito ang broker ko, guys. Ang platform ko na ginagamit ko ay yung COL. Ito yung COL, siya yung number one na broker sa PSE, sa stock market. Hindi ka po makaka-pipe direct sa stock market kung hindi ka po dadaan sa broker. So, ang broker ko ay COL. So, ayun guys, kung gusto nyo po ang more details ng COL, mag-research na lang po kayo sa YouTube tungkol dito. Marami pong naghihikayat ng mag-invest sa iba't ibang stock market, pero mag-ingat po kayo guys, marami pong nai-scam dyan. Talagang risky din po yan kasi kailangan aralin mo muna yung pag-iimbestan mo kung totoo talaga ito o hindi. So, mag-ingat lang po sa mga nag-aalok na mag-invest. Hindi po ako nag-endorse ng mga pag-iimbestan ng mga iba't ibang website. Ako lang po ay sineshare ko yung aking experience na pinag-iimbestan ng passive income. Yung MPTO ng pag-ibig ay legit naman po yun. At saka yung COL na platform sa PSE stock market ay legit naman po yun. So, ano bang mga kikitain natin sa stock market, guys? Ang stock market, guys, ay yung dividend at saka yung kikitain ng ang share mo ng halimbawa nabili mo ng 3 piso ngayon, after 10 years ay magiging 20 pesos na yung share na hawak mo, ay mas malaki po yung kikitain ng pera mo to. So ito, papaliwanag ko paano ba hindi matatalo yung pera mo kapag sa bangko mo lang inilagay yung pera mong malaki na ay natutulog po sa bangko. 0.02 lang ang kikitain niya, samantala pag ginawa mo sa business o kaya ininvest mo sa katulad yung sinabi ko, ay hindi po matatalo ng inflation yung pera mo, guys. Kasi yung inflation ang mas malaking makakasira dun sa ipon mo. Halimbawa, nakaipon ka ng 100,000 ngayon, hindi mo muna siya ginamit, after 5 years saka mo lang gagamitin, ay kukunti na lang po ang mabibili ng 100,000 mo. Ayun po ang ibig sabihin ng inflation. So kung ininvest mo yung 100,000 pesos mo after 5 years, ay malaki na po siya. Mayroon na po siyang kinita at mayroon na po siyang kubo. Bakit napakahalaga, guys, na mag-invest tayo, na mag-invest? Kasi alam ko darating ng panahon ay tayo ay magkakaedad din at tayo ay magiging magre-retire din tayo, guys. So ito, paghanda natin tong bagay na ito, yung ating pagtanda, ito yung investment natin, ay ito yung ating gagamitin pag tayo ay matanda na, guys. Huwag muna nating asahan yung ating anak para sa mas mabilis ang kanilang pag-angat ng kanilang buhay. Huwag natin silang asahan, guys, kasi ang traditional natin, kasi yung mga nanay lolo natin, ang pasok sa isipan nila, bahala na yung mga anak namin na mag-alaga sa amin pag kami ay matanda na. So ito, guys, ay mali po ito. Kailangan habang tayo ay malakas pa, kumikita yung ating business, ay magtabi na tayo para sa ating retirement, guys. So ayun, para mas mabilis yung kanilang pag-angat ng kanilang buhay, pag sila na ay may sariling pamilya, ay hindi na natin sila gagambalain at ang kanilang buhay ay mabilis yung pag-angat ng kanilang buhay. So ito, napakagandang tips, guys, kung ito yung mga hindi pa nakakaalam ito sa mga passive income at saka active income. Kailangan natin muna magkaroon ng active income para i-generate natin at i-convert natin sa passive incomes, guys. So ito, mga natutunan ko sa ibang bansa, guys, ay i-share ko sa inyo dahil alam ko na to, pinagdaanan ko na to. Alam kong ang aking mga dinaanan ay i-share ko sa inyo, guys.
bilang sari-sari store owner guys ay nakakapag-profit naman tayo, nakakapagtabi naman tayo. So, sikapin natin makapag-ipon at i-re-reinvest natin yan guys para mas mabilis lumaki yung pera natin. At saka ganun, ang ating gagawin ay pagpatuloy lang natin ang ating pagtatrabaho guys. Sipag lang tayo, magpakasipag lang ng magpakasipag hanggang maabot natin ang ating mga pangarap guys ay talagang tayo rin naman ang magha-harvest sa bandang huli. So ayun, hanggang dito na lang muna ang ating vlog guys. Sana nakatulong po sa inyo ang ating tips ngayon. Ang ating passive income ay nag-aantay lang po dyan sa atin kapag tayo na ay tumanda ay meron na po tayong gagamitin. So hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys. Thank you very much sa lahat ng mga nanonood. Sa lahat ng mga gustong-gustong ganitong usapin ay paki-subscribe sa man yung aking channel guys. At saka paki-click na rin yung like para ma-update kayo lagi dito sa aking sari-sari store. So, yun. Hanggang sa sunod na vlog natin ulit, guys. Bye!